Pagbabalik po ang programang KKK o Kalikasan Kalingain para sa kinabukasan. Dahil dito, may KK, may Rawalis po at your service. Problema ngayon sa mundo ang global warming at climate change, isang sanhiang carbon dioxide na galing sa usok ng mga sasakyan. Dito sa Cordillera, problema rin ang illegal na pamumutol ng kahoy para gawing panggatong. Pero alam nyo bang isang puno ang solusyon sa lahat ng ito? Yan ang petroleum nut tree na nadiskubre ng environmentalist si Dr. Michael Bengwayan. Magandang araw po, Sir Michael. Magandang araw sa inyo, Myra, at sa lahat na tagapakinig mo. Sir, unahin po natin pag-usapan itong petroleum nut tree. Saan nga po bang mga lugar ito matatagpuan? Ang petroleum nut tree ay halos matatagpuan mo sa probinsya ng Cordillera region, especially sa probinsya ng Benguet, Mountain Province, part of Cayapa, part of Ifugao, and part of Kalinga. Sir, paano nyo na-discover ito? By accident lang yan, when we were kids, when I was still in elementary school, napansin namin na pag may forest fire na nasusunog yung punong kahoy na yon, pero lumiliyab yung mga bunga nila. So sa tagal nang napansin kong noon, maliit pa ako, I thought na when I grow up I will do a study on this, and that's what I did precisely when I was able to get a fellowship from Toyota Grant. I did a 2-year study on it, kaya na prove ko na yung oil is pwedeng gamitin na alternative for liquefied petroleum gas, pwede ring i-blend sa gasoline fuel, and pwede ring gamitin pang cooking for lighting and heating. So, naalam ko rin yung lahat na cultural practices, paano i-grow to kasi mahirap patubuin. Kaya nakapag-produce ako ng marami. Okay. Sir, nabanggit nyo na nga po, yung iba't iba pong gamit ng petroleum nut tree, nandyan po ang LPG na pwedeng gamitin sa pagluluto, sa lighting, heating, and drying. Gaano po karami ang napoproduce sa petroleum nut ng puno at gaano karaming petroleum nut ang kailangan para po makapag-produce ng 1 litro ng flammable oil? Madali lang mag-produce ng liquefied gas ang puno na to. Ang 13 kilos na fresh fruits nito, pag kinold press mo, makuha mo lahat yung oil niya, ay nakapag-produce ng 1 liter of pure oil. Mm-hmm. Tapos ito, it does not need any exhaustive processing, mm-hmm, para magamit as fuel for cooking. Ano lang yung sedimentation, you let it stay for about 3 days, and immediately you can cook with it. In fact nga eh, you can extract it and make use of it immediately for cooking. Apo. So, it's very easy for housewives and other people to make use of it as an LPG alternative. Sir, kung ikukumpara po ba sa ginagamit nating LPG ngayon, mas makakatipid rin ba? Siyempre, kasi ngayon, if you have 1 LPG, I think that's 1,000 pesos. Pag meron ka kasing 1-3 nito, it's enough to sustain one family for their cooking needs for at least 6 months. Kasi in 1 tree, you can harvest about 350 kilos. You divide that by the number of, by 13, you can get the number of liters that you will be needing. And you can store that and use it, no? Mm-hmm. And ang maganda pa dito, it doesn't smell na like how petroleum does na mabaho. Ito, it smells, it exudes a very good aroma pag nagluluto ka. Mm-hmm. So, saka maliit ang linalabas na smoke or ano, mm-hmm, or sabihin natin na carbon dioxide emission, mm-hmm, mababa. Okay. So, bukod sa nabanggit nyo nga, sir, na mababa ang iniimit itong carbon dioxide, ano po yung magandang may idudulot nito sa kalikasan? Ito kasi petroleum nut, Myra, if people will plant a lot of petroleum nut, nabibigyan natin chance yung mga ibang forest trees na mag-grow. So, instead of people going out to cut branches and trees for firewood, they will make use of the oil of this, and those trees will be given a chance to grow. Mm-hmm. So, hindi na magpuputol ang mga tao ng mga punong kahoy panggatong. Mm-hmm. Second, as you plant more of these trees, these are very good carbon sink kasi mataas yung lignin and tannin content nila.
So pag nakaka-trap sila na mas madali ng carbon dioxide and they can store it fastly sa ground or as a ground ano because of that characteristic. So you can just imagine na if we have 1,000 families making use of petroleum nut oil and they are not cutting trees in the mountain anymore, you are saving the trees in the forest. At the same time, you are providing a carbon sink for the community. Kaya dual ang nagagawa nito. Mm-hmm. It's a miracle nga kasi you know that gasoline is made for how many millions of years under the ground. Yes. But this tree makes it only in 5 years. Mm-hmm. Okay, so it's there for us. We should make use of it. Sayang lang kung pinuputol natin kasi one of the reasons na konti na ang punong kahoy na to is that farmers have been cutting it. They were unaware of the importance and the uses. Mm-hmm. If you they grow, especially in the mossy forest, ang nangyari, for instance, in Mount Data, marami to noon, thousands of these trees were thriving there. When the farmers started gardening Mount Data National Park, pinutol lahat nila to, hindi nila alam na ganun ang importansya niya. Mm-hmm. Okay. Sir, nabanggit nyo na nga po na kung ito po ay gagamitin krudo at ipoproseso, tatagal lamang ng 5 years yung pagproseso kumpara sa iba. Sa ngayon nga kasi, sir, ang ginagamit na alternatibong krudo o fuel ng gobyerno ay ang Jathropa, di ba, sir? Na halos kinagastusan ng millions, 125 million ng ating government. Pero ito mas mainam gamitin. We cannot consider this as a biofuel or crude biodiesel, no? This is more of a biogasoline, the only kind in its in the world kasi yung chemical component niya is chiefly heptane, which is a flammable hydrocarbon, an alkane in fact. So this is more nahanapan as a component of gasoline rather than diesel. Ah, okay. That is why it is readily flammable. Mm-hmm, mm-hmm. Pag sindi mo, aapoy ka agad, unlike diesel na sisindihan mo, mag-heat muna siya bago siya liliyab, no? Mm-hmm. So, eto nga, pwede nating magamit to. It's easy to produce. You can sustain the source of it by planting more and taking care of the tree. And you can have your own source of fuel for how many years rather than be depending on expensive and na-exhaustible na sources of fossil fuel. Okay. So kayo sir, taong 2009 nang magsimula kayong magtanim ng petroleum nut tree. Ngayon sir, nakakailan na po kayo? Mahigit 1,000 na at nag-harvest na ako. Marami rin na rin akong supply. Kaya minsan di na rin kami bumibili ng LPG. Yan na rin ginagamit namin. Maganda ka dahil hindi ka namumoblema. Katulad ngayon, daming namumoblema kung saan sila pagkukuha ng pagluto na. Pero kami, kung nawawalan kami ng LPG, gumawit na lang kami ng petroleum nut oil. Si Dr. Bengwayan ay director din po ng non-government organization na Pine Tree. Nagsasagawa sila ng ecological education, training, research and information. Isa nga sa nais nilang palawigin ang pagtatanim at paggamit ng petroleum nut. Ito'y para matulungan lalo na ang mga nasa rural community. Ngayon sir, ano-ano na po yung inyong mga ginagawang programa kaugnay po sa kampanyang ito? Meron kaming mga projects sa Cordillera. Meron nag-expand na rin kami sa Leyte hanggang sa Mindanao. Sa Davao, we're working with the Matigsalog tribes. We are planting in an area of about 4,000 mm-hmm. hectares. Mga 500 Matigsalog families are benefiting from this. The project is already on its third year. At tinuturuan namin sila ng agroforestry. Ganun din mga livelihood skills. Dahil maganda yung lupa nila. Magandang vegetable pero hindi sila marunong magtanim ng lulay. They are probably 50-70 years behind their Cordillera counterpart when it comes to agriculture. Nabanggit niyo po kanina na ini-engganyo natin ang mga magsasaka na magtanim din. Pero dapat po yung tungkol sa patent, maging aware po sila doon at mabigyan yes. po sila ng warning. Importante yan dahil ang ginagawa ng malalaking kumpanya ngayon is to claim ownership of a certain plant, tree man o vegetable or whatever, and they will say that it is theirs. Once na naka-register na yan sa kanila, they will ask fees and taxes from anyone.
planting this. We have to protect that. And the only way we can protect it is by making use of it and proving to them that we have been using it to them earlier than when they used it. Kasi when we apply, it's a local patent, it can be overruled by an international patent and they can get an international patent, especially if they have money. Mm-hmm. Ganun kahirap kasi ng patenting. In fact nga, I may spend until 300,000 hanggang makompleto ko yung patent ng petroleum nut na to. Ganun kahirap mag-apply ng patent sa Philippine Patent Office. Okay. So anong hiling natin, sir? Support from the government? Dapat tumulong sila na sanayin ang ating magsasaka dito. We will train some agriculturists and foresters on this, at eto mga foresters and agriculturists sana, they will help in training these farmers and mass producing this. Then when there are more people making use of it, we will not be afraid that this tree will be stolen by biopirates because massive na ang paggamit dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Sir, dun ba sa mga projects na nabanggit nyo kanina and also yung campaign nyo for petroleum nut, meron pa tayong natatanggap na financial support? Sa petroleum nut, it's not a financial support. I entered it into a competition, in fact. Mm-hmm. And I won $75,000. I was the winner in 2010 of the Worldwide Toyota Environmental Competition. Okay. Then I entered it sa Ford Foundation. The following year, in 2011, I also won the Ford International Environment Competition. Mm-hmm. So, yun ang ginagamit ko kasi I don't have money. I enter into several international competitions so I will be able to fund my project na Pine Tree. Okay. That's where we get our support to train our staff, pay our people, and mass produce all these seedlings. Ngayon sir, sa mga interesado pong matuto, paano ba nila kayo makokontak o makakausap? Nandito kami lang sa Lunglong Forest, malapit lang sa police outpost. Maraming salamat po, Dr. Michael Bengwayan. Maraming rin salamat, Myra, at salamat sa lahat na tagapakinig mo. Isang gintong butil ng kaalaman ang aming pong natutunan. Abangan naman ang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng KKK.